Welcome back mga kalam. Kapag naririnig natin ang lalawigan o Palawan, ang unang pumapasok sa ating isipan ay ang pagiging mayaman ito sa nagkagandahang beaches at pamosong mga formation of rocks. Sa tunayan, minsan ang itinanghal na best island in the world ang Palawan ng kilalang international travel magazine, The Travel Plus Leisure. Ngunit alam nyo ba na hindi lamang ito ang tinatagong yaman ng Palawan at ang yaman na ito raw ang magpapayaman hindi lamang sa Palawan, ngunit maging ng buong Pilipinas din. Nagmumula ang pinakamalalaking bahagda ng produksyon ng oil at gas sa mga mayayaman at popular na mga bansa, kagaya na lamang ng superpower countries ng United States of America, Russia at China. Gayun din ay kasama ang United Arab Emirates, Saudi Arabia at Canada na mga bansang kinakikitaan ng kasaganaan sa kanilang mga pamumuhay. Ang oil at gas ang isang dahilan sa pagbulusok ng kanilang mga ekonomiya dahil ito rin ang nagbibigay ng maraming oportunidad upang makapagtrabaho ang kanilang mga mamamayan at ang mga tao sa labas ng kanilang bansa. Kaya naman hindi nakapagtataka na marami na rin ang ating mga kababayan ang nangigibang bansa at parte ng ganitong uri ng industriya dahil malaki ang sinasahod dito. Kaya ang pagtuklas ng masasaganang oil at gas sa Palawan ang itinuturing na sagot para sa ikalalago ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa kasalukuyan nga ay talagang malapit na ang pagyaman ng Pilipinas dahil hindi binigo ng kumpanyang Ratio Petroleum Ltd. ang gobyerno dahil nito lamang Pebrero taong 2023 ay ibinalita ng Department of Energy na ang kumpanya na operator ng Service Contract 76 ay naging matagumpay. Kamanghamanghang nakakita sila ng dalawang posibleng petrolyo na mayroong 20 lead mula sa contract block ng lugar na kanilang pinag-aralan. Sinasabing ito ang sinyales ng lugar ay prone sa gas at may natagpuan ding sedimentary fill gap na may habang 10 kilometro na pumapabor sa pagkakaroon ng petroleum kitchen. Sa patuloy ng pagtatagumpay ay ito na nga ang inaasang papalit sa malampaya gas field na maaaring maubos ng supply sa taong 2027 at ang magpapayaman nga hindi lamang sa Palawan ngunit maging sa buong bansa. Kaya naman masasabi na hindi talaga papatinag ang Pilipinas sa patuloy na paggalugad ng mga posibleng lugar sa bansa na katatagpuan ng masaganang oil at gas. Hindi lingid sa kalaman ng nakararami na medyo na pag-iiwanan na ang Pilipinas ng mga karating na bansa nito at ito na ang maaaring maging sagot sa upang mapantayan o malagpasan pa ang mga ito. Bilang ang Pilipinas ay kilala sa mga likas na yaman, buo ang pag-asa ng mga nakakataas na higit na magiging matagumpay ang mas pinalawak na oil and gas exploration sa bansa. Ano nga ba ang oil exploration? Ang oil and gas exploration ay pumapatungkol sa progreso o mga hakbangin ng paghahanap ng mga potensyal na lugar para sa oil at gas drilling at extraction. Ang petroleum exploration sa Pilipinas ay nagsimula taong 1896 pa sa balon ng Toledo 1 sa isla ng Cebu. Ang mas malawak na eksplorasyon na ay naganap mula 1950 hanggang 1970. Ngunit bigo pa rin sa paghahanap ng malakihang oil at gas resources ang mga operators. Hanggang sa taong 1991, naging tulay ang Shell Philippine Exploration upang madiskubre ang malampaya gas field na siyang pinakamalaking gas discovery sa kasaysayan ng Pilipinas. Kala muli po akong humingi ng inyong suporta sa pagpindot ng subscribe button sa baba dahil marami pa tayong alaming kwento na kapupulutan mo ng aral sa channel na ito. Maraming salamat sa suporta. Ngayong 2023, kung susumain, ang Pilipinas ay tinatayang makagagawa ng 1.2 bilyong bariles ng langis at 2.1 billion cubic feet ng gas mula sa Palawan Basin. Napakalaking produksyon ito na sinasabi ngang magpapayaman talaga sa bansa. Kaya
nga agad na nakipagkasundo noona ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pamamagitan ng paglagda niya sa petroleum service contract ng kumpanyang Ratio Petroleum Ltd. kasama sa nangyaring pirmahan ang presidente at chief executive officer ng kumpanya na si Itay Rafael Tabiba Zada. Sakop ng umuusad na eksplorasyon ang silang bahagi ng Palawan o ang tinatawag na Area 4 ng 5th Philippine Energy Contracting Round. Naganap ito nang bumisita ang dating Pangulo sa bansang Israel. Kung titingnan natin sa kasaysayan ay malaki ang tinatanaw na utang na loob ng mga Israeli sa Pilipinas dahil yan sa pinamahala as nakabutian ng namayapang dating Pangulong Manuel L. Quezon na nagsalba sa mahigit 1,200 na mga Jewish refugees noong kasagsagan ng Holocaust. Isa tayo sa mga bansang naging bukas noon para sa kanila. Kaya naman ngayon ay bukas ang kamay nila. Natulungan tayo para sa pagdiskubre ng mga natatagong oil and gas ng bansa. Malaki ang naabot na pag-asa ng parehas na kampo sa pagkakasundong ito. Ito ang unang hakbangin ng dating administrasyon sa pagsusulong ng mga pagkukunan ng enerhiya ng bansa, katuwang Department of Energy. Ayon nga sa dating Pangulo, hanggat maaari ay hindi nararapat na magpabaya at magsawalang bahala ukol sa usaping ito dahil hindi lamang ang pagyaman ng bansa ang hangad dito, ngunit ang sapat na pagsusupply ng produktong oil at langis sa kabuuan ng bansa. Ang isa rin sa mga pangunahing layunin ng proyektong ito ay mabawasan ang pagiging dependent ng bansa sa importation dahil hindi biro ang presyo ng mga produktong langis sa merkado. Kaya naman kinakailangan na mas paigtingin ang pagdiskubre at pagpapunlad ng mga pwedeng mapagkunan ng sarili nating oil at gas. Binigyan ng Pilipinas ang Israeli company ng karapatan na nagalugarin ang mga natatagong potensyal na lugar sa bansa. Kagaya nga ng Palawan, kung titingnan natin ay malaking area ang nilalakbay ng mga operators dahil ayon sa kontrata, ang kumpanya ay binigyan ng kapangyarihan sa 416,000 hektarya sa East Palawan. Ang proyekto ito ay gumagastos ng tinatayang 34.35 million dollars kasama ang data gathering at drilling activities sa loob ng 7 taong kontrata. At ang lahat ng perang ito ay masasabing nagagamit sa tama at may kinalalagyan dahil nga sa tagumpay ng kumpanya ngayong taon. Bukod dito, magkasanib puwersa rin ang Philippine National Oil Company na pagmamayari ng gobyerno at ang Israeli-based na Ratio Petroleum Ltd. tungo sa tagumpay ng mga proyekto patungkol sa oil and gas exploration sa bansa. Ang Pinok at ang Ratio Petroleum ay nakaraang lumagda sa isang Memorandum of Understanding na naglalayong patibayan ng kooperasyon ng dalawang kampo sa oil and gas exploration and development sa bansa. Bilang ang Israeli company ang may hawak ng 100% ng karapatan sa kadahilan ng hawak nila ang Service Contract 76, patuloy na kinukuha at pinapakitaan ng mabuting loob ng Pinok ang kumpanya upang mas matamo ang kanilang mga layunin. Naging daan ito upang maging bukas ang dalawang kampo
sa kani-kaniyang estratehiya at plano. Gayun din ay nakahikayat sila ng iba pang kumpanya na konektado sa teknolohiya nang sa gayon ay mas mapaunlada ang ginagawang pag-aaral. Ngunit magpasa hanggang ngayon, katiwa-tiwala nga ba ang kumpanyang dayuan na ito sa ganitong tinatagong yaman ng Palawan? Ang ratio petroleum lang naman ang may hawak ng iba't ibang mga basins sa iba't ibang panig ng mundo, kagaya na nga lamang ng Guyana, Morocco, Atlantic, Pilipinas at sa mismong bansa nila ay katuwang din sa pagpapaunlad sa Leviathan Natural Gas Field ng Israeli Coast, ang pinakamalawak na Mediterranean. Malaki ang tiwala ng mga bansa sa kumpanyang ito dahil hawak nila ang halos 130,000 kilometers na kwadrado na sakop ng tuloy-tuloy na pagdiskubre. Sa pagpasok nga ng 2021 ay nakatagpo sila ng 65 million na reserbang bariles ng langis sa Guyana. Sa kasalukuyan, hawak na nila ang 648,000 hektaryang sakop na may lalim na 800 hanggang 1,700 meters sa Palawan. Ang Pilipinas ngayon ay tungo sa pag-unlad at pagiging mayaman na bansa. Kaya naman masasabi natin na naging tamang desisyon ng dating Pangulong Duterte na simulan ang ganoong mga hakbangin dahil ito ang tanging paraan upang nang sa gayon ay talagang makuha ang yamang nasa atin na siyang yamang para sa atin. Minasama noong una ng ilang Pilipino ang pagpapasok ng mga dayuan upang manggalugad sa ating bansa. Ngunit hindi naman napatunayang masama, lalo pat may batas na ang sinusunod at legal ang mga isinasagawang aktibidades. Dahil kung makikita natin sa ngayon, may kaunlaran ng investigasyon at patuloy na pangangala. At sa lubusang tagumpay, sino ba ang makikinabang? Hindi lamang ang gobyerno, ngunit ang lahat ng mga Pilipino. Panigurado na malaki ang may tutulong ng pagtuklas na ito dahil alam naman natin na noong mga nakaraan ay talaga namang bumulusok pataas ang presyo ng petrolyo na isang naging dahilan pa para tumaas ang inflation rate sa bansa. Dumating sa punto na umabot sa presyong $1.55 per liter ang gasolina noong Mayo taong 2022 na siyang pinakamataas sa buong kasaysayan. Lubusan na naapektuhan ang tuwiran ng presyo ng mga bilin dahil sa pagtaas din ng presyo ng petrolyo, naging dahilan ito para bumaba ang paglago ng ekonomiya.
Yeah, kitang-kita na naging mahirap para sa mga Pilipino ang nangyaring iyon na naapektuhan din ang pandaigdigang merkado. Walang ka sanda-sandatang Pilipinas sa problemang iyon dahil hindi naman sapat ang oil at gas na nakukuha natin. Saksalukuyan, nasa kamay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang pag-angkop ng bansa sa umuunlan na pagdiskubre sa mga natatagong langis ng bansa. Nasa kanya ang pinakamataas na kapangyarihan upang makipagtulungan pa sa maraming mga kumpanya tungo sa iisang layuning masuplayan ng sapat ang bansa at sa posibilidad din na tumulong sa importasyon kung sa kanilang sa di inaasang pagkakataon ay matagpuan ang higit sa inaasahan. Magandang kinabukasan ng Palawan at tiyaga at pasensya lamang ang kailangan at tiyak ang pagyaman ng ating bansa. Ay hindi kailanman magiging imposible dahil sa totoo lang ay nalalapit na ito. Kalam tulad ng pinangako ko, i-check ang link sa description and comment section ng video ito para mag-join sa ating FB group at matanggap ang 20,000 free